So guys, we will go to the what we call lower of cost or net realizable value. Now, ano ba tong lower of cost or net realizable value? So, initially, an inventory will be, okay? So, para at least maintindihan natin, no? Inventory, like any other asset, kailangan may measurement basis tayo. So, meron tayong initial and then subsequent. Okay? Now, syempre, sa initial cost yan. Okay? Plus, any direct cost, any directly attributable cost dun sa pag-acquire mo ng inventory. So, yun yung initial measurement ng inventory. While subsequently, kailangan i-measure natin siya sa lower of cost or net realizable value or LCNRV. Okay? So, ano ba tong lower of cost or net realizable value? Ito ba ay kung alin lang mas mababa dito sa dalawa? Well, in a sense, yes, pero unlike any other comparison, medyo komplikado yung or may slight complications dun sa pag-a-apply nito. Now, what do you mean by cost? So, when you say cost, ito yung diniscuss natin kanina, magkano ba natin minessure yung cost ng inventory natin. So, yung previous discussion natin about inventory cost flow, we've discussed that the ending inventory, paano ba natin nakukuha yung cost? Okay? So, pwedeng through FIFO, pwedeng through weighted average, o kaya pwedeng through moving average. Well, in a sense, in any case na kung FIFO man yan, weighted average, or moving average ang sinundan mo, ang endpoint pa rin is yung mga method na to ng inventory cost flow is para ma-determine mo yung cost ng inventory. Okay? So, cost of inventory. Yung cost of inventory niyan, i-compare mo yan sa net realizable value. So, sir, ano yung tong net realizable value? So, it's actually a computation, no? So, net realizable value is the estimated selling price less estimated cost of completion less estimated cost of disposal, or minsan tinatawag din itong cost to sell. Okay, cost to sell or cost of disposal. So, how do we apply this lower of cost or net realizable value? So, let's apply here, no? Now, ang unang-unang kailangan nating malaman is magkano yung cost. Okay? So, as you can see here, meron tayong 1,000 na inventory, meron tayong 1.5, meron tayong 1.2, then meron tayong 1.8, and then 1.7. Now, basically, ang kailangan una mo munang i-compute ay cost. Sir, bakit? Kasi kailangan mong malaman kung magkano mo kine-carry yung inventory sa books mo. Okay? So, pag cost, ang basis mo, 120 daw, 110, 150, 140, tsaka 130. Okay? So, try muna natin i-compute lahat nung nandito. So, we have here 1,000 times 120, that would give us 120,000. Okay? And then 1.5 times 110, that would give us 165. And then 1.2 times 150, 180,000. Okay? And then 1.8 times 400, that would give us 720,000. Tignan natin, baka mali ako. 1.8 times 140, 252,000. Okay. And then lastly, 1.7 times 130, 221,000. Okay. Now, i-add muna natin lahat. 221, so 221, plus 252 plus 180 plus 165 plus 120, makukuha natin dyan is 938,000. Now, bakit ko to kailangan i-compute? So, again, bakit importante na makuha muna natin yung cost? Pag sinabi mo kasing cost, ito yung value na kine-carry mo siya sa inventory, sa balance sheet. So, so ibig sabihin, dun sa asset section mo, ang inventory mo, naka-cost yan. So, 938,000, ito yung naka-record sa'yo. Okay? So, ito yung cost or ito yung naka-record sa balance sheet mo initially. Okay? Now, sabi ni PAS2,
Okay, dapat daw i-remeasure natin ang inventory at lower of cost or net realizable value. Now, under normal circumstances, mas mababa ang cost. Okay? Kasi paano nga ulit na ko-compute si ano si tawag dito si net realizable value? Estimated selling price less cost to sell. So selling price. So kailan pa naging mas mababa si selling price kaysa sa cost? So generally hindi mababa ang selling price ng isang asset. So nagkakaroon lang tayo ng mababa na estimated selling price pag medyo defective yung product or bumaba na yung value niya. So pag bumaba ang value niya, syempre bumababa yung selling price niya. So in a sense, parang ibebenta mo na lang siya ng palugi. Okay? So anong gagawin natin dito para i-compare yung dalawa? So ito, nakuha na natin si cost. Okay, ito na yung cost. Ang next natin kailangan malaman is yung net realizable value. So ang net realizable value natin, ito estimated selling price less cost of completion less cost of disposal or cost to sell. So i-minus mo lang tong mga to. So ito ay 160, ito ay 160 din. Okay, 160, ito ay 140, ito ay 120, ito ay 150. Now, pag lower of cost or net realizable value, hindi ibig sabihin niya ito total ko yung cost and then ito total ko yung net realizable value. Hindi. Ang pag-analyze ng lower of cost or net realizable value is per item. Okay? So, when we mean per item, tingnan natin, anong mas mababa, si cost or si net realizable value? Diba? Si cost. So, kukunin natin dito yung 120. Ang kinukuha natin, LCNRV, ha? Okay. Now, alin lang mas mababa? Si 110 o si 120? Si 110, kaya 110 ang kukunin natin. O, in this case, sino mas mababa? 150 o 140? Si 140, kaya ito ang kukunin natin. Okay? 140 o 160? Si 140 ang mas mababa. And then, 130 tsaka 160, mas mababa tong si 130. Okay, so ayan. 130. So ang gagawin mo, i-multiply mo lang. Now, it so happens medyo marami yung cost natin. So 110, 165, 252. And then yung huli, we have 1200 times 140. So ang makukuha natin ay 168. So ang gagawin mo, ito total mo lang 'yan. So 120 plus 165 plus 168 plus 252 plus 221. Okay? So makukuha natin dito ay 926,000. Okay? So ito ang tawag natin dito ay LCNRV. So saan natin dapat i-measure si inventory? Sa 926. So meron tayong difference dito na tawag dito, we have 12,000 na difference. Ang question dito is, ano ang gagawin natin sa 12,000 na yan? Okay? Now, we have two methods na sinusunod sa lower of cost or net realizable value. We have the direct method. Okay? And we have the allowance method. So, unahin natin yung direct method. Pag direct method, ang gagawin mo is that, tawag dito, di ba usually, nire-record natin na ending inventory, itong 938 kasi ito yung cost. Pag sinabi mong direct method, directly, ang ire-record mo na, instead na 938, ito na, 926 na agad-agad. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo na matitrace itong 12,000, hindi mo na siya makikita kasi lulubog na yan sa cost of goods sold. Okay? So, in a sense kasi loss to eh. Okay? Loss. Okay? Now, let's say for example, tawag dito, meron tayong 100,000 na goods available. Try lang natin para at least maintindihan natin kung anong mangyayari. Okay? Sabihin na natin ang goods available for sale natin ay 1 million. Okay? So again, pag direct method, instead na i-record mo pa na 938, diretso mo ng 926. So anong magiging effect nito? Yung loss na yan na 12,000 na difference, lulubog yan sa cost of goods sold. So, let's say, for example, so tingnan natin kung totoo nga mangyayari yan. So, if ever na cost ang gagamitin natin, 938. Therefore, ang cost of goods sold natin ay 62.
Okay? So, if ever cost ang gagamitin natin. Eh, sabi kasi, sabi ng company, hindi, mag-direct method tayo. So, ano mangyari pag direct method? So, instead na 938 mo pa siya i-re-record, hindi na ito. I-re-record mo na siya as 926. So, ang mangyayari niyan, ang ating cost of goods sold ay 74. So, kung mapapansin nyo, di ba sabi ko pag direct method, nakalubog na siya sa cost of goods sold. Yung loss na to, nakalubog na sa cost of goods sold. So, anong napansin nyo? Nirecord mo siya as lower of cost or net realized. In a sense, lumaki si cost of goods sold mo as compared pag cost ang ginamit mo. So, mas malaki siya ng 12K. Okay? So, mas malaki yung cost of goods sold mo, mas malaki ang expense mo. Mas malaki ang expense mo, mas mababa ang income mo. So, nakalubog na yung loss na to dito sa cost of goods sold. Okay? Pag sinabi mo namang allowance method, okay? Pag allowance method, ire-record mo pa rin siya at 938. Okay? So, hindi mo ire-record at lower of cost or net realizable value. So, ang maging computation mo, goods available for sale, ending inventory, eto pa rin. Okay? Pag allowance method, so 62. Okay, may cost of goods sold kang 62. Now, anong gagawin ko pag allowance method? Magse-set up ka ng isang contra account. Parang sa allowance for doubtful account. So, anong magiging entry ko para dito sa 62 as para dito sa 12,000, sir? Ang magiging entry mo diyan ay tawag dito, magde-debit ka ng loss on inventory write down. Okay, yan ang debit mo and then magke-credit ka ng allowance for inventory write down. Okay? Magkano yung difference? 12,000. Okay? So anong magiging treatment ko dito sa accounts na to? Ang loss to inventory write down ay lalabas sa iyong income statement. Loss 'yan eh. Okay? So now, ano naman ang gagawin ko dito sa allowance for inventory write-down? Sa allowance for inventory write-down, ang mangyayari niyan is ending inventory, pagdating mo sa balance sheet mo, lalabas dyan, di ba, may cash, receivable, and then pagdating sa inventory, nandyan yung 938 kasi yan ang ending inventory mo. Meron kang contra account na less allowance for inventory write-down, less 12,000. So, lalabas, ang magiging value nito ay 926. Now, alin ang mas sinusunod sa dalawang yan? Now, kahit ano naman pwedeng sundan. Okay? Kasi in a sense, pareho lang din yung magiging effect sa balance sheet tsaka income statement. So, itry natin i-present, no? Tingnan mo pag direct method. Pag direct method, sabi, directly i-record mo na yung inventory at lower of cost or net realizable value. So, pagdating mo sa inventory, ang inventory mo na dito pag direct method, diretso mo ng 926. Sa income statement mo, lalabas yan sa cost of goods sold, mas malaki ng 12,000. Okay? Mas mataas ang cost of goods sold mo. So, anyway, yung kanina, sa example natin, ang cost of goods sold natin dito ay, magkano yung kanina? 74. Okay? 74 na. Okay. Now, pagdating naman natin sa, so tingnan mo, ang expense natin 74, ang inventory natin 926. Paano pag allowance method? Pag allowance method, balance sheet saka income statement, ano magiging effect? Sa balance sheet mo, may inventory ka and then may allowance ka. So 938 and then magle-less ka dito ng 12. So in the end, ang value pa rin ng inventory mo ay 926. So pareho sila. Okay, pareho sila. Paano naman sa income statement? Dito, ang cost of goods sold mo ay magkano yung pag walang, ano, pag hindi mo kinonsider yan? Ganito pa rin, 62. Okay, nasan yan? Okay, so ang cost of goods sold ko, 62. Pero, pagdating sa operating expense, may marerecord akong loss na 12. So, in a sense, 74 pa rin ang total na expense ko. Magkano ang expense ko dito? 74. Dito, 74 pa rin. Okay, naghiwalay nga lang. So in both cases, pwede naman pareho kasi pareho din naman ang effect. Okay? Now, magdigdip tayo dun sa allowance method. What if tawag dito?
yung lower of cost or net realizable value natin is mababa. So, bumababa or tumataas. So, let's say for example, ang cost natin, sabi na natin this is 2020, this is 2021, this is 2022, this is 2023. Okay? Now, sabi na natin ang cost natin dito ay 200. And then dito, naging 180. Okay? Now, ang lower of cost or net realizable value, never siyang maging mas mataas sa cost. Okay? Always yan either equal o kaya mas mababa. Tandaan yan, ha? So, sabi na natin dito, naging 300 siya. Then sa, dito, naging 100. Hindi, huwag naman 100. Naging 270. Naging, sabi na natin, 150 siya dito. Sabihin na natin dito ay, tawag dito, sabihin na natin, 140. And sabihin na natin dito, 300, naging 300. 300 din. Sabihin na natin, ito yung mga measurement natin. So, paano ko entradahan yan? So, papapansin nyo yung difference dito, 20. Ang allowance natin dito, 30. Ang allowance natin dito ay 10. Anong entry ko dito? Again, allowance method to. Pag allowance mo dito, magre-record ka ng loss, tsaka allowance. Siyempre, initially, 20. Okay? Now, paano pagdating dito sa 2021? Naging 30 yung allowance ko. So, pag naging 30 yung allowance ko, magkano na ba yung... Ang allowance ko kasi is a real account. So, 20 siya ngayon. Naging 30 siya next year. So, ilan na lang ang kulang? 10. So, ang loss ko na lang nadagdag ay 10. Okay? Next year, naging 10. Okay, so mas mababa na siya. So, anong gagawin ko? Magkano na ba total na allowance ko? May 20 ako, may 10 ako, 30 ng total. Eh, kailangan daw 10. So, anong mangyayari? Bawasan ko yung allowance ko ng 20 and then lalagay ako dito ng gain on reversal. Okay? Pag yan, pag tumaas. Paano dito? Walang nangyari. Eh, di wala kang entry. Okay? So, ayan. That is lower of cost or net realizable value.